Okay, mga katropa mo natin, welcome to my life. This is your DJ Sordo Solana Pobriano po at ang radyo sa Usapang Straightforward and welcome to my YouTube channel, no? DJ Sordo Solana. Of course, ito pag-uusapan po natin mga katropa, lalong-lalo sa oras na ito, ay tuloy-tuloy po natin ito. Ito po yung nag-viral po dyan at nag-trending sa lahat po ng social media platform po natin. Ito yung Ungrateful Filipina in Canada. This is part 3 na po ito ng mga katropa po natin pagkatapos po tayo magpahayag ng ating opinion regarding po dyan sa kanyang naging interview sa CBC News. Aba, hindi pa ito nakontento. Ito yung kababayan po natin, no? Pagkatapos ng kanyang interview, dyan pa ay nag-organisa pa, no? Isa pa siyang tinatawag na organizer ng nasabing rally po dyan sa bansang Canada. Aba, talagang sukdula na po ito, no? Ang pag-uugali ng ating kababayan. Nawa po ito ay maturuan ng leksyon at higit sa lahat, no, bago po maging huli sa iyo, madam, no? Dawa po'y matuto ka magpasalamat sa lahat ng bagay, especially mo dyan sa mga natanggap mo na hindi mo naman pinagpaguran. Tingnan po natin mga katropa po natin, ito yung video na kung saan siya po ang tinatawag isa sa mga organizer ng nasabing rally po. One of the organizers of the rally in Puerto de Jaya. Can you tell me, how do you feel about the event up today? It's awesome! It's great! We have so many supporters. The workers are very happy. They feel the support. And we're very thankful for all the community and other union allies. For those people that don't know what are they asking, the hotel workers, can you tell me what exactly are the things that the hotel workers are asking in this moment through this strike? Yes! Number one is our job security. If we have no job, we have no future, we have no lives. The second one is we need workload reduction. We're killing ourselves there every day to do the job. And it's too much. We said enough is enough. And of course, number three is we want safety. We don't want to kill ourselves. We don't want to injure ourselves every day working such a heavy workload. And the company just wants to talk about money. It's not about money. Because what they're going to do is they're going to give us what money, wage increase, and they're going to cut our jobs. Now tell me, how are corporations responding to this strike? Do you think they are scared at this point, or they still talk? How's your sense? Oh, they're terrified. All the managers are doing a job is exhausted to the ground, and then too bad for them because they're in salary, they don't get paid with extra. My coworkers yesterday took a video of our HR and all of managers doing our job, and I feel so sorry for them. It's too bad. I'm like, oh God, I don't know how you guys gonna last long. I think I have a feeling after a week they're gonna be dead tired, or some of them is gonna be like, okay, I'm gonna look for another job or something. It's just too much. One of the reasons why we're striking is we want the management to experience our job. How we do it every day. Exactly. This is what we do every day. Yes. Let's see how you feel. Exactly. You're working for 1 week and you're dead. This contract is going to change the city. It's going to change the industry. It's going to change the lives of workers. We're not just asking for money. Of course we need money. This city is so damn expensive. We can't keep up with anything. So yun po yung mga katropa po natin, nakita nyo kanyang video, ano, video clip po yan ng kanyang interview naman po sa pag-organisa ng kanyang tinatawag po nating rally po dyan o protesta dyan po sa bansang Canada. And of course, anong sinabi niya, no? It's awesome daw yung result kasi nga marami daw sumusuporta sa kanyang panawagan po dyan. Ma'am, nakakahiya po kayo. Hindi po tamang ginagawa po ninyo. Parang nasa Pilipinas lang po kayo. Ano na pwede talaga natin gagawin po dyan? Anytime kung ano po maisip po natin, no, pwede po natin gagawin. Of course, we are a democratic country. Of course, lupa po, bayan po natin yan. Ma'am, alalahanin niyo po, pumunta po kayo sa Canada po kayo, no? At the same time, it's only a privilege po. Nandyan po kayo, nagtatrabaho po kayo. At the same time, hindi po obligasyon ng gobyerno pagbibigay po sa inyo ng tinatawag po nating ayuda. Pasalamat ka nga dapat. Ang laking bagay po niyan. 2,000 US Canadian dollars. Ma'am, iba po sa Pilipinas, 6,000 pesos lang po, no? 6,000, nakikipagpatayan pa, nakikipagbunuan pa, grabe pang pila-pila, baka mamaya eh, may kasama pang ano po yan, no? Ibang klase pa yung salita, marinig mo dyan, mga maanghang na salita pagaling sa ating mga kababayan, at mismo galing sa gobyerno, pero dapat ilagay nyo naman sa isip mo kung saan kayo na lugar, ano? No?
lalong-lalo na dito. Ito po yung mga kababayan po natin na galit po sa inyo dahil nga mismo sa mga ginagawa nyo at lalong-lalo na inilagay nyo mismo ang Filipino communities natin dyan sa Kahian, sa Canada at international Filipino communities naman. Dahil nga mismo kakaiba yung ginawa po ninyo eh. No, po magsilbing leksyon po to sa inyo, ano? No, pagkatapos itong lahat ng bagay, pagkatapos ito ng crisis na ito, matuto ka na, no, na mag-impok, mag-save up ng mga tinatawag mo natin, kinikita mo, wag po yung luho. Kasi sa sobrang ang kapal naman ng mukha mo, 1,500 sinasabi mo monthly na binabayad mo sa rent sa bahay pa lang. Kakaiba ka naman, nakakondo ka pa na nga eh. Baka mamaya, marami pa kayo dyan, di ba? O, naghati-hati pa kayo. I'm sure talagang ito isa lang sa mga nagiging ano to eh. Nagiging pagkakataon na dapat imong ipapasalamat, pero yung ginawa mo, binatikos mo pa sa halip na magpasalamat sa gobyerno ng bansang Canada. Nawa po ito'y magiging ano ito sa'yo. No, hindi ka nakakatularan ito sa mga bagay na ito kasi nakakahiya ka. Ano? Ito yung mga kababayan po natin, abangan mo. Nawa makapagmulay-mulay ka sa kanilang mga sinasabi na against sa'yo. But of course, you must to take this seriously at the same time in a constructive criticism ito. Kasi hindi ka matuto kung hindi mo tumalaman ng mga ganitong bagay. Eh, no? I'm sure na nawa mayroon pang room for improvement para sa buhay mo. Ito po, tingnan mo natin. Hindi kayo graceful doon sa natanggap ninyong 2,000. Nakakahiya lang kasi sa YouTube ang makikita mo ungrateful Filipina. Parang na-generalize tayong lahat ng Filipino sa ginawa niyo po. Yang hiya ako sa iyo, te. Yang hiya talaga ako sa iyo. Sana may mukha pa po kayong iharap sa trabaho niyo next time. At maging aral po sa lahat ng Filipino na huwag po tayo maging gahaman sa pera. Nainis lang ako dito sa nakita ko na video. Grabe, nakakaya. Kasi masaya kami sa ginagawa namin. Kapasalamat ka dapat may trabaho kayo. Kapal mo ka kung tamang diklaro. 1,500? Grabe ka, ate. Sobrang laki nun. No, malukay. Tinignan ko yung iyong profile, yung mga picture mo. Napakaluho mo. Nakakaya ka sa dami-dami ng interview ng CBC News. Bakit ikaw pa? Reklamo pa more, ating. Kita mo nga yung lifestyle mo. Nakita mo ba? So yung 2,000 talaga kukulangin sa'yo. Lapag sa'yo, alam mo, magra-rally rin ako. Para mapauwi kayo katulad mo. Wala kang puwang dito sa Canada. Nakakahiya ka. Ating, diba? Nakakainis ka talaga. Nakakainis eh. Wala na talaga akong masabi sa'yo. Ang saka ka pala ng mukha mo. And that's it. Let me know your thoughts about this. Oh, so ano ngayon? Ramdam mo ngayon ang frustration ng mga tao, ng mga kababayan po natin dyan mismo sa Canada. No? Kung ikaw may tinatawag po din frustration sa buhay mo dahil na nangyari po itong COVID na parang sinisisi pa sa gobyerno. No? Atin po pinaalala po sa inyo, this is a global crisis po ito. Global pandemic where everyone, no, is affected. Every nation is affected. No, po ikaw magiging ano ka? Dapat masisilbi ka dyan, huwaran ka. Halimbawa kasi nasa hotel ka nagtatrabaho, you are excellent in customer service, no? You're doing services, no? With regards to sa mga kababayan po natin, at the same time sa mga turista pong pupunta po dyan, dapat pinopromote mo yung bansang Canada, hindi mo sinisiraan. Pagdating dito sa konting ano lang eh, konting pressure lang ng buhay eh, nawalan ka lang ng trabaho, at the same time dito sinisi mo ng gobyerno, nagpapasalamat ka nga dapat dyan kasi kahit papano ba? For 4 months, kabibigyan pala ng ayuda ng gobyerno ayon mismo sa mga nakapanayam po natin na taga dyan mismo sa Vancouver, sa Edmonton, sa Calgary, sa Ontario, sa Ottawa. Ikaw kakaiba ka at saka the same time sila, mga immigrant pa yan, ang tatagal na ng buhay nila dyan. Halos lahat dyan mag-retire. Samantala ikaw yata, resident pa lang na yata dyan eh. Na? Hindi ka pa naman yata immigrant dyan. Tapos kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka na. Kung makapagtuligsa ka sa gobyerno nyo eh. It's awesome! They are very terrified! Wow! Ibang klase. Parang ang kapal naman ng mukha mo talaga, ano, parang lumalabas patuloy na sila yung may utang na loob sa iyo dyan dahil mismo nawalan ka ng trabaho. At the same time, palagang dapat kaalagaan ng gobyerno ay suportahan ka ng gobyerno at higit sa lahat ang pamilya mo sa Pilipinas. Eto, nakikita mo dyan kanina, oh, nakakahiya ka, oh, yung profile mo, sabi ng mga ayan, mga followers mo dyan sa ngayon, instant celebrity ka na ngayon, ang nangyari dyan. Maluho pala buhay mo. Ibang klase ka. Oh, mag-ipon ka dyan at saka ipapadala mo sa Pilipinas nang sa ganun balang araw pag nag-decide ka mag-for good kasama ang pamilya mo kasi wala, there is no place such eto na, like home eh. Makukonsider natin na mag-enjoy ka and I'm very sure of that. No, wala pa rin. Iba pa rin pag nasa bansang Pilipinas ka, mag-ipon ka, mabigyan mo ng magandang kinabukasan ang iyong anak at the same time pamilya mo. Hindi yung
paano ka dyan? Akala mo kung... Oh, kita mo, sinasabi ni ate, 1,500, sobrang laki niyan, pang family na nga yan. Ikaw, single ka eh. Baka mamaya, sa condo ka pa nga na nakatira, baka mamaya, ang dami nyo dyan, nagsishare-share pa kayo dyan. Ibig sabihin talaga, walang kwentang buhay mo dyan. Kahit bibigyan ka ng millions dyan, araw-araw kung kumikita ka isang buwan ng 1,000,000, kung gastos mo mahigit ni 1,000,000, eh wala din. Diba? Kaya ba't matuto ka na magsilbing leksyon ito sa mga bagay na ito? Magpapasalamat ka, hindi mo ito pinagpaguran. Paborto, pribileyo ito ng gobyerno binigay sa'yo. Kakaiba ka, ano? Ibang klase, buti sana kung pinagpaguran mo, may karapatan ka, nagtrabaho ka. Tapos sasabihin mo na, you are killing yourselves. Marami ka naman. Bakit sa Pilipinas, ano ba trabaho mo? Bakit ka nag-abroad? Bakit ka pumunta ng Canada? Eh, ibang klase ka, ano? Tinuturing mo sarili mong OFW, hindi ka marunong magtiis sa mga bagay na yan. Pagdating mo dyan, eh, inuna mo pa yung luho mo kumpara sa kinabukasan ng pamilya mo. Buti sana kung ganun ka magreklamo, ganun din sana kalaki ang pinapadala mo sa pamilya mo, talagang makikita sa buhay, talagang well compensated naman sila. Naiangat mo yung buhay nila. Pero pag ito, hindi nga lang magtugma sa ginagawa mo dyan at saka yung pamilya mo sa Pilipinas, nako, ibang klase ka. Nakakahiya ka talaga. Sabi nga ng mga kabayan mo, kapalang mukha mo daw. Totoo naman, no? Ibang klase ka. No, pagsilbing leksyon po ito sa inyo, no? Makatrama po natin, no? Antabayanan po natin ito. Nawa po ito, itong babaeng ito, no? Diyan po mismo sa Canada, ay matuto na magpakumbaba, no? Hindi pa huli ang lahat, ate. Hindi pa huli ang lahat, no? Huwag ka magpadalalap sa tinatawag natin na luho ng pamumuhay o kay lifestyle mo dyan, no? Uuwi kang luhaan, balang araw, no? Okay? No, po maraming salamat po sa inyo. This is your DJ Sordo Salana. Mga katropa po natin, don't forget to subscribe my official YouTube channel. Just type or search DJ Sordo Salana here in the YouTube channel po natin for usapang straightforward po ito. Maraming salamat and magandang araw.